Okay. Ito mga kaibigan, ano bang tawag sa isdang to? Hito. Ang hito po mga kaibigan ay merong palikpik pero walang kaliskis. Okay lang ba yun na kainin? Bakit ba ayaw ng Diyos na kainin natin yan? Kasi hito or catfish, yes. Ah, talaga? Oo nga, walang kaliskis. Ang catfish ay sila po yung baboy sa tubig. Sila po yung garbage collector din sa tubig, mga kaibigan. At dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na kumain tayo ng marumi, mga kaibigan. Kaya meron po siya binigay na palatuntunan. Leviticus 11:13-19, kung gusto natin yung listahan ng malinis na mga ibon, yan po yung ating reference sa Bible. Example po niyan, manok, turkey, at i-check niyo po sa Leviticus 11:13-19, mga kaibigan. Siguro ilang sa inyo nag-isip ngayon na ano na lang yung kakainin ko, wala nang natira. Mga kaibigan, ang dami-dami pa po nating pwedeng makain. Pwede ito, sinasabi yung prinsipyo. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Actually, yung mensahe po patungkol sa kalusugan or health ay yung tinatawag natin na temperance. Ano ba yung temperance? For example, kung mag-desisyon ka na, kakain ako ng gulay. Pero kung kakain ka naman ng napakaraming saging, okay lang ba yun? Healthy ba yun? Hindi. Kung kangkong in the morning, kangkong in the afternoon, and kangkong in the evening, okay lang ba yun? Hindi. Hindi din po yun healthy. Kasi yung mensahe po natin dito ay temperance or pagpipigil, mga kaibigan. Layuan po natin yung hindi mabuti, pero gamitin po natin sa katamtamon kung ano po yung maganda para sa ating kalusugan. Kasi maganda yung saging para sa kalusugan, pero kung marami naman, hindi din po yun healthy, mga kaibigan. So, temperance po. Sabi ni Daniel dito na, pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapakahamak. Nawa po ay yun din po yung ating pasya na huwag po natin ipahamak ang ating kalusugan, yung ating health. Kaya dapat po natin pagkaingatan yung ating health. Kaya, nalaman po natin dito ngayon na kung paano po magiging malusog sa panahon ng katapusan, mga susi upang makaiwas sa masakit sa panahon ng katapusan, mga kaibigan. Kasi yung pinaka-wise na tao, yun po yung healthy na tao, mga kaibigan. At kailanman ay hindi tayo sinasabihan ng Diyos na ihinto ang mga bagay na makakabuti sa atin. Kasi alam ng Diyos na yung mga bagay na yun ay hindi nakakabuti sa atin, kaya ayaw ng Panginoon yun. Hindi po mabuti sa atin na kakain lang tayo ng mapagkain na magdudulot ng sakit. Sino ba dito yung gusto na maging sakitin? Wala, mga kaibigan. Kaya dapat na sumunod po tayo sa Diyos. Yung Diyos na yung lumikha sa atin ay siya po yung mas may higit na nalalaman kung ano po yung pinaka-the best para sa atin, kasi siya po yung ating may likas. Kasi siya yung naglikha sa atin, siya din po yung may alam kung ano yung pinaka-the best para sa atin, mga kaibigan. Sundin po natin ang Diyos. Pero another question, hinihingi ba sa atin ng Biblia na maging vegetarian tayo? Ano pa yung sagot nito? Yes or no? Ang sagot ay? Hinihingi ba sa atin ng Biblia na maging vegetarian tayo? Yes. Ang sagot ay? Yes. No. Kasi, ang vegetarianism po, yun po ay, yun po yung pinaka-ideal, yun po yung pinaka-the best na diet. Kasi sa Biblia, meron po yung tatlong diets. Yung mithi, yung ideal, second, yung allowed or pinayagan, yung third ay yung pinagbawal. Huwag po natin piliin ang number 3, pero yung pipiliin natin ay yung number 1 at saka number 2, mga kaibigan. Pero ngayong gabi, sina-challenge ko kayo na itry niyo po yung number 1. Kasi, ito po yung mithing diet, at kapag na-try niyo po yun, meron po talaga kayong experience na maganda sa inyong kalusugan. Hindi po madaling magkakasakit, at mas mahaba po yung buhay, mga kaibigan. Plus, maintindihan pa natin na maigi ang Biblia, mga kaibigan. Kaya yung motto natin ngayong gabi, malapit na po tayong matapos, yung makabubuti. Piliin po natin yung mas nakabubuti. Imbis na sigarilyo, para pagpalipas ng oras, piliin natin yung Biblia. At kung gusto natin uminom ng alak, piliin po natin yung grape juice, mga kaibigan. Imbis na kape, yung ating inumin ay salabat. So piliin po natin kung ano yung mas nakabubuti, mga kaibigan.
Siguro na na-realize natin ngayon na napakarami ko palang ginawa na masama para sa aking kalusugan. Pero ito po yung sabi ni Jesus, mahirap man siguro, pero sabi po ni Jesus, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Tutulungan po tayo ni Jesus na maging malusog kung susundin po natin yung kanyang palatuntunan. Nais ni Jesus na hindi lang tayo maligtas at nakapunta sa langit, kundi ma-experience din po natin yung malusog na buhay dito sa mundo, mga kaibigan. Kaya ngayong gabi, gusto ko kayong i-challenge. Kung meron po kayong makita sa inyong ref, or i-check nyo po ang inyong ref na yon, kung meron po kayong makita na camel na karne, or kahit anumang pagkain na makakasira sa inyong kalusugan, subukan nyo po na alisin po, mga kaibigan. Pero meron po akong tanong sa inyo ngayon, sino po dito yung gustong hingin sa Diyos na, Lord, tulungan niyo po ako, Lord, na baguhin po yung aking lifestyle. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na magiging malusog sa katapusang panahon hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Yun ba yung nais? Yes. Gusto, nais po bang, gusto ko pong makita yan sa pagtaas ng iyong kamay. Yes. Okay, amen, mga kaibigan. Gustong-gusto ng Panginoon na maging healthy po tayo, mga kaibigan, kasi siya yung ating tagapaglikha. Alam niya po yung the best para sa atin at nakasulat po yan sa salita ng Diyos. Kaya, may pag-asa para sa iyo. Ingat, ikaw ang kung anong kinakain mo. May pag-asa para sa iyo, caffeine at tabako ay iyong matatalo. May pag-asa para sa iyo, walang baboy, mga uod, nakakabubo. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, pagkain dagat, may kaliskis at palikpik, dapat. May pag-asa para sa iyo, kaya sa balian at hipon, huwag ka nang kakagat. May pag-asa para sa iyo, mga molusko man, kainin, hindi nararapat. Ngunit, may pag-asa kay Kristo para sa iyo, mga kaibigan. Last, ang pagkakasakit ay pwede mong maiwasan. Nais ng Diyos, malusog iyong pangangatawan. Kalusog ay mahalaga pa kaysa sa yaman. At may pag-asa kay Kristo para sa iyo. Sa ating pagtatapos, let's all stand, let us sing, Take My Life and Let It Be. Topic ay Revelations, Gateway to a New Life. Paano ba magkaroon ng bagong buhay? Kaya mag-invite pa po kayo ng friends. Manalangin po tayo. Our Father in Heaven, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil ngayon, nalaman na namin ulit na ikaw po talaga ay Diyos ng pagmamahal. Panginoon, dahil dyan, ikaw po ay nag-care po sa amin at maraming salamat po, Panginoon, dahil sa inyong pag-ibig. Ayaw niyo po, Panginoon, na bilang inyong bayan ay kami ay magkasakit. Maraming salamat po sa palatuntunan na binigay niyo po dito sa Biblia. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabago po kami ayon sa inyong kalooban, na lahat po ng aming gagawin, iinumin, kakainin, Panginoon, ay magbibigay po ng luwalhati sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at nawa po ay dalhin niyo po kami ulit bukas para sa another study po na yung salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Kamayan po natin yung isa't isa.